Isang napakalaking canvas. Ang daming pwedeng iguhit. Maraming pumapasok sa isip at puso ko. Gustong kumawala at maipakita sa iba't ibang kulay. Pero ano kayang estilo ng pagpipinta ang angkop upang maipahayag ang aking saloobin at aksyon na ang kamay ay malaya at walang susunding panuntunan tulad sa realismo? Nang natambad sa harapan ko ang isang obra ni Jose Tihoya. Kakaiba ang kanyang lika. Paggamit ng magkakalapit na kulay, makakapal na pintura at ginamitan ng mabigat na paghampas ng paleta. Nagkaroon ako ng interes na kilalanin siya at subukang gayahin ang kanyang estilo. Abstract painting. Isinilang siya noong ikatatlo ng Hunyo 1931 sa Maynila kina Jose Hoya Sr. at Asuncion Tanig. Nagtapos siya ng bachelier sa Fine Arts noong 1953 sa Universidad ng Pilipinas bilang kauna-unahang magna cum laude nito. Noong 1954 hanggang 1955, nakatanggap siya ng grant para mag-aral ng pagpipinta sa Madrid mula sa Instituto de Cultura Hispanicang Gobyerno ng Espanya. Sinundan pa ito ng ibang grant sa Estados Unidos. Nagkaroon ng impluwensya sa kanya ang mga biyaing ito para sa kaniyang sining. Dito niya nasagap ang inspirasyon ng ekspresyonismong abstract o action painting ni Jackson Pollock at ng New York School. Dahil best friend ko siya, sa Maynila, magkalapit yung bahay namin. Kaya tuwing lalabas siya, kasama ako. Tapos, nagtayo rin siya nung kwan. Tuesday group, siya ang head. Ako ang assistant. Dating estilo ni Jose Hoya ang realism. Kapareho ng kanyang mga guro sa Universidad ng Pilipinas tulad ni Fernando Amorsolo at Guillermo Tolentino. Ngunit naging malaking impluwensya sa kanya ang mga gawa ni Jackson Pollock sa New York kaya nabaling ang estilo niya sa abstraksyon. Gumagamit siya ng buhangin, kabibe, keeping o rice paper at nagpinta rin siya sa mga pinggan at tiles. Dahil sa kakaiba niyang estilo at kausayan, ay maraming napagtagumpayang mga pantimpalak at exhibit sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't sold out na ang halos lahat ng kanyang paintings bago pa isabit o kahit isinasabit pa lang sa exhibit. Hindi pa nag-uumpisa yung exhibit niya, nagsaset up pa lang ha, lahat metatak sold. Ibig sabihin, bago pa lang mag-umpisa yung kanyang exhibit, yung one-man exhibit, yung kanyang mga painting sold na. Ganun katindi, ganun kagaling si Dean Jose Hoya. Kaya, you know, pagka nakaka-meet ka na o nakakakilala ka ng mga taong ganito, nakakasalubuha ka ng mga taong ganito na sobra ang gagaling, pero very, very humble. You know, i-inspire ka na ganun din na kung makilala ka man, always maintain yung humility. Ganun siya. Ganun si Dean Jose Hoya. Ganun ang pagkakilala ko sa kanya. Very friendly, very humble, at syempre, super galing. Ang galing. Gumamit din siya ng pen bukod sa matitingkad na mga kulay. Kung ano yung kanyang mga nadarama sa paligid niya, yun ang inilalarawan niya sa kanyang painting na true abstraction.
Karapat dapat talaga si Jose Tihoya na tanghaling pambansang alagad ng sining visual dahil sa kanyang pambihirang talento at kabutihang loob. Ano, si Jose Hoya, kung tawagin namin si Dean Jose Hoya kasi naging dean siya sa UP. No? So, nakilala namin siya pag nag-exhibit sila dito, nag-one-man exhibit siya, pagka nag-meeting ang Lakan Sining, isa siya sa founder ng Lakan Sining nung panahon na yon. So dito sila sa HIAS, dito sila nag-assemble, dito sila nag-meeting. Kaya naman, yon somehow, nakakausap ko. Nakakausap ko siya, napakabait na tao at napaka matulungin. Gusto niyang tumulong sa mga young talents of Bulacan. Madali siyang lapitan eh. Kahit na doon sa mga contest, yung ibang mga matatagal ng artist, mga ka-level niya, pag tinawagan mo para mag-judge, pagka mga bata o mga kwan, hindi pumapayag eh. Pero si Dean Hoya, kahit na may ginagawa yan, mag-judge ka dun sa mga bagong sibon na bata. Okay. Ganun siya kabait. Meron din palang gallery sa Cebu na ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang malaking kontribusyon sa pagsulong ng sining. Hindi naging madali ang karera niya bilang pintor sa Amerika dahil sa matinding kompetisyon at pressure na madaliin ang kanyang paglika ng ilang negosyante para ibenta. Kaya't umuwi na siya. At nang makabalik ng Pilipinas, ay maraming debate ang kinaharap upang tanggapin ang abstraksyon bilang lehitimong likhang sining visual. Ngunit dahil sa suporta ng pamilya, magulang na tubong San Miguel, Bulacan, ay napagtagumpayan niya lahat ito. At naging parang ibong malayang tinahak ang kanyang ibig. At ito ay pagyamanin ang paglikha at walang pag-iimbot na ibahagi ito sa kapwa Filipino, lalo na sa lalawigang pinagmulan ng kanyang magulang, ang Bulacan. Nang naitaguyod ang Lakan Sining ng Bulacan sa pangungunan niya. Oh, I encourage all of you na pasukin niyo ang larangan. Magkaroon ka ng sariling identity. Yung bang pag nakita kahit walang pirma yung alam na sa iyo. Bravo! Dean Jose Tihoya. Karapat dapat ang parangal niyang natamo bilang pambansang alagad ng sining visual. Dahil sa talino, husay at pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga Bulakenyo. Kaya't sa